Yun mga kasabong, no? Magandang araw sa inyo. Nagpapasalamat po ako. Pinaunlakan po tayo ng isang tinatawag na The Living Legend. The Living Legend sa larangan ng ano? The Living Legend sa larangan ng pagsasabong. Wala pong iba. Ang buhay na buhay, iniidolo at kinikilala ng buong mananabong dito sa atin, sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Wala pong iba, si Sir B-Boy Enriquez. Narinig mo yan? At tumaba yung puso ko. Baka ma-heart attack ako. Accurate naman yung recording namin tsaka yung pagkuha ng itlog. So hindi mahirap mag-mali. Itsura naman, may itsurang shorter din naman. Mm-hmm. Pero mukhang lumabas din yung pagkayuli nag-hats eh. Yung Kelso, meron lumalabas na yellow legs, white legs. Pero yung aming linyada ng Kelso, nasa white legs. Okay. Nung pinapili ako ni Johnny, ang tagal na in the 80s pa, or late 70s or early 80s, dalawa yung Kelso niya. Isang yellow leg Kelso, isang out and out Kelso. What's the difference sa Johnny? Oh, they're the same. I call my yellow leg Cecil Davis line. And these are the white legs, the out and out line. Eh ako naman, sa kakabasa ko ng mga magazines nung araw, nag-subscribe ako magazine sa Amerika, parang mas nakita kong sikat yung out and out. So yun ang sabi ko, I'll go for the out and out. Sabi niya, they're just the same. Sabi niya, if you can spar them, hindi, out and out na lang ko sa white legs. Mm. Yung Cecil Davis line, naging best friend niya, si farm manager ni Walter Kelso. Mm. Doon siya nagkaroon ng Kelso dahil doon kay Cecil Davis. So yun ang, nung naalis si Cecil Davis kay Walter Kelso, ang pumalit si Sweater McGuinness, Herman yata yung name niya, Herman McGuinness. Kaya sa tinawag na sweater, tuwing lalaban sa sabungan, naka-sweater. Okay. Sa tinawag siya, oh, here's the sweater man, binibiro-biro siya, the sweater man. So ayun na, hanggang sa Sweater McGuinness. Yan ang nangyari sa kanya. Bali yun po sir ang history ng sweater. Basically, half yellow leg hats, half Kelso. Okay. Yun po ang pinanggalingan ng sweater po ninyo. Hmm. Yung tinatawag po ninyo super sweater. Yung super sweater namin galing kay Carol Smith. Ah, Carol Smith. Na napunta sa kaibigan niyang Meksikano sa California. Dalawang magkaibigan na Meksikano. Pinuntahan nung kaibigan kong si Doc Jorge Goitia. Okay. Goy ang nickname niya. Ang tawag nila dito sa Pilipinas, mahilig magbitaw pag world slasher. Si Chuck Norris. Kamukha kasi ni Chuck Norris eh. Yung artista. Pinuntahan niya. Naku, excited. Excited na excited siya. Habang nandun siya, sabi niya, B-boy, hindi ka maniniwala dito. Tinawagan ako. Excitable siya. Basta magagaling na manok eh. So, sige, kunin mo. Nasa breeding yard ng Meksikano. Tinatabangan na yung Meksikano magtuloy. Nag-aalangan na dahil na pinagbabawal na yung laban sa Amerika. Okay po. So, nakuha niya. Nung dumating dito, kadadating lang, sinex ako, nakuha mo na. Hindi, unang maaga-aga. Sabi ko, wala pa, nasa airport pa, papunta na dito. Nung nandito na, ilabas mo sa kahon, ilabas mo. Oo, ibitaw mo, ha? Baka mamatay, ano ka ba? Hindi, kahit sandali lang, para makita mo. Hindi pagkilos yan, hilong talilong pa yan, kahon gano'n. Hindi, basta hindi humihingal, tignan mo, ibitaw mo. O sige, ako ngayon, binitaw ko, umusok talaga. Sabi ko, oh my God. Hanggang sa nakita ko, super ganda, super galing, tinawag kong super sweater. Okay. Tapos yung isang, after one year, pinuntahan naman niya yung kaibigan na isa, na Meksikano. Ganun din kagaling. Hmm. So yun, dinadami ko. Yung mga kasabong, yun ang history ng, nalalaman ko. Ng out and out Kelso and super sweater, no? Yun.
Sir B-Boy, para sa kalaman naman po ng ating mga kasabong, no? Yung pong White Kelso, saan po ba galing ang ating White Kelso? Okay, ganito storya niyan. Biglang may nilabasan kaming isang babaeng puti. Opo. Eh, sinita ko yung in charge sa breeding. Sabi ko, Pabling. Pabling ang pangalan. Oh, ba't nagkaroon ng puti ito? Wala naman tayong puting manok. Sir, sigurado ako dyan talaga yan. Ah, talaga? Sigurado ka? Oh, sabi niyang ganun. So, yun ang nangyari. And then, ako naman, dahil sa Red Kelso Yard yun. Opo. Yung mga compilation ko ng mga magazine sa Amerika and all that, hinanap ko. Nag-review ako. Nakita ko, 1954. Ito si Goyo sa Amerika. Sige lang po. 1934. Ay, go. Mga sabong, wag lang kay Sir B-Boy. Galing sa Amerika pantawag. Wala pa kang balita. Siyempre, pinapriority po natin. Dahil long distance call po yun. Walang balita, hindi ko makontak. Yung mga contact ni Sir B-Boy sa Amerika, sa mga big farm. Saan ba tayo, Sir B-Boy? Doon sa White Kelso. Sa White Kelso. So, yun, nagulat ako. Tapos, hinanap ko yung mga old magazines ko. Nabasa ko, in 1954, may lumabas na puti kay Walter Kelso. Cecil Davis pang farm manager niya na ang daming panalo sa kanila. Tuwang-tuwa ako. Tapos napunta kay may nakuha si Slim Benoist, Texas. Okay po. Nung mga yon. So, natuwa ako. Nakita ko na nagpapanalo. Nagkaroon talaga throwback ng Red Kelso. Kasi okay. Ang Red Kelso, madaming bloodlines na pumasok dyan. May Clipper, may White Hackle. Doon malamang lumabas yung throwback. Okay. White Hackle, Clipper. May puting dugo yun at may claret din. Yung claret na red claret, may nagtutrowback din na white claret doon. So yun ang reason. So di, sabi ko, natuwa ako. Kita ko kasi na nagpapanalo ng araw at totoong mayroon talagang throwback yung Kelso na umabas na puti. Mabilis padamihin dahil dominante yung kulay. Opo. Ngayon si May Dennis Espino, yung basketball player. Opo. Nagmamanok yon sa Pampanga. So pumunta dito, naghahanap ng Red Kelso. At kung nakita niya, may konting mga puti na dito. Sabi niya, ano yung puti mo? Kwento ko. Binida din niya yung kanya, Slim Benoist, White Kelso. Di, dalawa yung Red Kelso yung pinagpipilian niya. Isa lang kukunin niya. Sabi ko, kunin mo ng pareho yan. Isa lang bayaran mo, yung isa palitan mo ng puti mo. Okay. Pumayag. Swap. Oo. Oh. Tapos bumalik dito after a week or so, dala-dala na niya yung puti. Okay. Matangkad din, kasing tangkad ni Dennis Espino, di ba? Matangkad din. So, yun dun. Para dumami. Doon yung pinarish po yung pinarish. Okay. So, yun na. The rest is history. Tapos nakita ko talaga, iba sila pumaunat yung paa. At mautak lumaro. Pag nalagay sa tamang point, condition, minsan umaatras, nag-iiwan ng paa. Depende sa kilos ng kalaban. Athletic din talaga. May talino. Yun ang di nawawala sa online talino. Kaya sumikat din sa amin. Yun ang naging number one naming bloodline. Sir B-Boy, huling tanong sa White Kelso, no? About doon sa pulit na pure na White Kelso, may nagtatanong kasi po doon sa channel ko. Kung makakabalik daw ako sa inyo, pakitanong ko daw sa inyo, bakit po raw may lumalabas sa pure na anak na merong spot no para sinibal lang? Dahil sa Red Kelso galing. Ang throwback po, dahil throwback. Po sa throwback. Yan, mga kasabong, no? Dahil lang doon. Tapos, Sir B-Boy, sa wingban, may nagtatanong din sa atin, no? Kung ano ba talaga daw ang original na ginagamit ng Firebird Game Farm na wingban dahil meron daw siyang may pula na B-Boy din dati, tapos may silver. Yung tama po ba yun? Dahil nakabili daw siya, baka daw hindi original na galing sa inyo. Pagkalalaki, tanso, brass. Ayun. Sa Amerika ko ino-order sa North Carolina kay Allen, Gerald Allen. Okay po. So matagal na. Kasi ayoko dito sa umorder sa Pilipinas, magkakaroon ng leakage. Yung gagawa, pasusobrahan, may B-Boy, pero para mabigay niya, may kakabit sa ibang manok.
Tapos yung sa mga babae naman, yun yung taon-taon nag-iiba ako ng kulay. Ng kulay. O yun, mga kasabong, nalinawan nyo na mismo sa ating iniidolo, no, kay Sir B-Boy. Sir B-Boy, maraming salamat po. Thank napaunlakan nyo po kami. Maraming salamat thank po. Thank you. Okay. Thank you, mga kasabong. Sa muli, Sir B-Boy Enriquez. Pasyal kayo dito. Dito na ako nakatira. Mag-chicken talk tayo. Okay. Salamat po sa panonood ng Sunny NTV. Huwag niyo pong kakalimutan, mga kasabong. Ingat po kayo palagi. Long live po. And God bless you all. Good luck. Pag-sapit.